Hi guys, my name is Joms and welcome to JBD. For today's video, Saturn Titan crankset review after 3 months of usage. Naghanap ka ba ng budget crankset, no? Below 2,000 pesos. Itong Saturn Titan yung isa sa pinakamaganda na nabili ko, no? Na less than 2,000. Saturn Titan. Titan yung model name niya. Then Saturn yung brand. So, aluminum alloy na din siya. Itong right crank arm niya. And sa likod, ito yung design. Medyo may lubog siya dyan. Yung haba naman ng crank ay 170 mm. And of course, hollowtech na din tong crankset na ito. At may kasama na din siyang bottom bracket kapag binili. Pagdating naman sa spindle, ito yung part na bakal o steel. Pagdating naman sa BCD, 104 BCD, symmetric. And yung chainring na ito ay 7075 aluminum alloy. Kung gusto mo din pala magkaroon ng reserba sa ahon, pwede rin siyang magtubay. Pwede mo siyang lagyan ng maliit na chainring. Ito naman pala yung drive side crank niya. Ito nga pala yung kasamang preload cup. So plastic siya, M18 yung size. So papalitan na din to ng aluminum alloy para mas safe. Ayan, nagustuhan ko yung pagkakasulat ng Saturn Titan kasi para oil slick siya. So ang ganda lang tignan. And kung mapapansin nyo, gasgas dahil yan sa pedal. Nag-stack kasi yung pedal pero buti na lang hindi nasira yung tread niya. Ayan, same lang din sa kabilang side yan, palubog. And 170 mm yung crank arm. Ito yung kasamang bottom bracket pag binili mo tong crankset. And goods naman din siya. 3 months ko na siyang ginagamit, wala namang problema. And kaya ako nga din pala tinanggal to para linisin yung bike, linisan na rin yung crank. Then nagrepack na din ako nito. Wala naman siyang issue. Okay naman siya. Pero kung sakaling magka problema na, papalitan ko na din siya ng Shimano na BB52. Yun kasi yung pinaka sulit na nakikita ko eh. Ayan, may kasama din siyang dalawang spacer. Ganyan. Kung sakaling magtatanggal at kabit kayo ng bottom bracket, kinakailangan na itong tool na to. Ayan. Para pang tanggal dun sa bottom bracket. So, yan guys. Kakabit ko na siya. Lalagyan ko muna ng grasa yung pinaka-thread dyan, tsaka sa mismong BB shell. Para kung sakaling magtatanggal ulit tayo, hindi na siya mag-stack up dyan. Para smooth lang ang ikot niya. Kapag magkakabit pala na ito, may nakasulat din naman dyan sa mismong ano, bottom bracket. Kung paano yung ikot ng pasikip. Dito nakalagay palep. So counterclockwise yung ikot. Hindi kasi parehas yung ikot niyan eh. Kung sa kabila, di ba? So dito sa kanan, counterclockwise. Kapag ka naikot mo na siya gamit yung kamay mo, saka mo siya gagamitan ng BB tool para masikipan. Medyo nahirapan lang ako ngayon kasi di pa dumadating yung in-order ko na bike stand. Kaya ganito. Ito naman yung kabilang part, yung kaliwa. Ang nakalagay dun, right, so counterclockwise yung ikot niya. Ganun din, paikot mo lang din, lalagyan muna ng grasa. Para smooth lang yung pag-ikot and hindi siya magbabara kung sakaling matagal siyang hindi nakakabit. Same procedure lang po. Ito, bago ko din ipasok, nilagyan ko na rin siya ng grasa para hindi siya kumakaskas dun sa may loob.
para mas smooth na din yung ano, ikot niya. Kasi kinakalawang din to minsan kapag ano eh, tumagal kasi natutuluan ng tubig sa loob. Ayan, so babaligtad ko lang muna para mag-video lang siya. Then, hirap kasi kung iikot ko pa yung bike. So, ayan. Itong preload cup naman, ang tulong nito para mas mapupush pa ng gusto yung itong side na to. Para wala siyang awang. Then wala siyang, hindi siya gigewang. So ayan guys, okay na, nakakabit ko na yung Saturn Titan. So okay siya, maganda yung design. And yung price nga pala nito nasa around 1,800 to 2,400 depende sa bike shop. So yun guys, maraming salamat.